Ang ating pag-iralan ay sa Second Chronicles chapter 7. Chapter 7, beginning verse 11 hanggang 15. Oo. Tayo tumayo. Verse 11. Salita natin babasahin hanggang 15. Thus Solomon finished the house of the Lord, and the king's house, and all came into Solomon's heart to make in the house of the Lord, in his own house, he prosperously effected. And the Lord appeared to Solomon by night. He said unto him, I have heard a prayer. I have chosen this place to myself for an house of sacrifice. I shut up heaven that there be no rain. Or if I command the locust to devour the land, or if I send pestilence among my people. People by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. They may hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Sabay-sabay din ba sa number 15. Now mine eyes shall be open and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for this wonderful night, O God, na kami ay muli makalapit sa inyo sa pag makipagniig sa inyo, makipag-usap sa inyo, Panginoon, ngayong gabi. Salamat po sa mga kasagutan ng aming mga prayers, O God. Salamat po sa mga, sa bawat isa, O Diyos, na narito. Ang dikit sa lahat, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Holy Spirit of God, speak to us in a very personal way, O God. Through your words, O God. Dalain ko, Panginoon, ikaw po magpapala sa gabing ito, Panginoon. Holy Spirit of God, give us power and wisdom as we ponder thy word tonight, O God. Holy Spirit, give us understanding and wisdom. I need your guidance and power tonight, O God. And make my blessing to thy brethren tonight, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, you may be seated. No? And salamat po si kasama natin ngayon si Ma'am Christine Abihero, Ma'am Christine. Salamat po si Ma'am Christine. No? And kasama ni Buboy, no? Salamat po sa Diyos. Alright, salamat po sa Diyos. No? Ang ating topic is all about, sabi rito ng ating binasa, prayer. In verse 12, no? And the Lord appeared to Solomon by night. Oh. Siguro ito ay prayer night doon sa church, no, sa templo. And I heard thy prayer, and I chosen the place of myself for an house for sacrifice. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang Diyos ay sumasagot, nakikinig ng panalangin sa house of God. Amen. Pag-usapan natin ngayon the benefits of prayer. No, the benefits of prayer. Ang pakinabang ng panalangin. Amen. Naniwala po tayo na ang panalangin ay malaking pakinabang sa mga Kristiyano. Amen. Kaya tayo narito. Amen. Kung walang pakinabang ay nagsasayang tayo ng panahon, ng oras sa ating pagtitipon ngayong gabi. No? Pero mga kapatid, no, ang panalangin, lalo na sa corporate prayer sa simbahan, no? Ay sabi ng Panginoon kay Solomon, I have heard thy prayer. Amen. Marami na po ang Diyos, no? Marami na tayong prayer na sinasagot ng Diyos, no? Dito po in this account makita natin when King Solomon finished the building project. No, the building was already completed. And he dedicated, no, to the Lord and prayer to the Lord. No. Alam mo ba ang kanyang prayer ni Solomon?
He prayed for God's provision for his people. Kasi sa panahon na ito, the heaven was shut up. Ang sabi ng salita ng Diyos, ano? The heaven was shut up. Ibig sabihin, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Kaya niya isara ang langit. Amen. If I shut up the heaven, sabi ng salita ng Diyos, sa verse 13, I shut up the heaven and there be no rain and command the locust. Keepin mo yan, ano? Command the locust to devour the land and send pestilence to the land among the people. So, magpadala ang Diyos ng peste, mga sakit, mga anuman, no? Problema, no? Sa mga anak ng Diyos. Kaya nga, ganun ang panalangin ni Solomon sa Diyos, no? Na ang Diyos ang magpadala ng pagpapala sa mga anak ng Diyos, no? Siyempre, pag nasara ang langit, walang ulan, wala ring tutubo na pananim, walang mabubuhay na pananim. Siyempre, gutom ang abutin ng mga tao. Kaya nga si Solomon na nalangin sa Diyos, no? And the Lord appeared. Sabi rito, and the Lord appeared to Solomon by night. Amen. Kaya siguro ito ay evening prayer. No. Prayer meeting. Nung gabi, ang Diyos nagpakita kay Solomon, appeared unto Solomon. At sinabi ng Diyos kay Solomon, I have heard your prayer, thy prayer. Amen. Yan po, no? Makita natin, ano? Every time na ang anak ng Diyos ay nananalangin, no? Every time na tayo manalangin sa Diyos, nakikinig ang Diyos sa ating panalangin. It means nandiyan ang presensya ng Diyos sa kanyang templo. Yan po, no? Kaya nga yan po, kahit mag-uusap kayo tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanya, nandiyan ang Kanyang presensya. Ano sabi ng Biblia? Two or three gather in my name. I'm in the midst of them. Ibig sabihin, nandito po ang presensya ng Diyos. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Dito po siya sa ating presensya, mga kapatid. Ibig sabihin, every gatherings in prayer ay nandiyan ang Diyos. Ang Diyos ay nakipagtagpo sa atin. No? Kaya nga mahalaga ang meeting na ito. Kaya nga lagi kong sinasabi, this is the most important meeting this week because we are meeting with God. Amen? Nandito po ang kanyang presensya katulad ni Solomon. No? Kinausap ng Diyos si Solomon nung gabing yun doon sa templo at sinabi ng Diyos, narinig ko na ang iyong mga panalangin. Ibig sabihin, alam na ng Diyos ang panalangin ni Solomon. And God answers the prayer of Solomon. No? Yan po, I have heard thy prayer. Kaya malaga ang prayer, kapatid. Every time the children of God pray, no? God hears our prayer. No, nakikinig ang Diyos. No? Kaya nga hindi sayang ang ating oras sa pagdalo sa prayer meeting. Kasi nandiyan ang Diyos nakikinig. Kaya huwag kang maghinayang ng oras. No, hindi sayang ang oras, kapatid. Malaking pakinabang sa atin ang panalangin, kapatid. Oo. Malaking pakinabang ang panalangin sa atin. Kaya ngayong gabi, yan ang po ang ating pag-usapan. The benefits of prayer. The benefits of prayer. No. Ano ba ang benepisyo ng prayer sa buhay natin, mga Kristiyano? Bakit tayo
We keep on coming on prayer meeting every Wednesday. At binibigyan natin ng alaga ang prayer. Kasi tayo po ay nakatanggap ng benepisyo sa prayer, kapatid. Si Solomon mismo ay nakita niya na ang benepisyo ng panalangin. No? Pag tayo na, si Solomon nalangin, I have heard thy prayers. Amen. So, makita natin the benefits of prayer. Ang sabi ng salita ng Diyos in verse 14, if my people, take note the word, if my people. No? God is talking to His people. God is talking to the people of God. God is talking to His children. Amen. So, number one, makita natin ang benepisyo ng prayer. Prayer is asking privilege. Privilegio ang prayer. Sino po ang may privilege? The people of God. Amen. The people of God. So, tandaan natin, not all people have privilege in prayer. Not all people have privilege to ask God. No, kaya nga ang address natin sa prayer, Our Father. No, yan po ang binigay ng Diyos na pattern ng prayer. Una sa lahat, makita natin sa Matthew 6 verse 9. Kaya privilege ng anak ng Diyos. In Matthew 6 verse 9, anong pattern ng prayer na tinuro ng Diyos sa mga disciple? Our Father, which art in heaven. Our Father. Yung word na our means possessive pronoun. No? Pag possessive, siya po ang tatay natin. Siya ang ama natin. He is our Father. He is our God. And we are His children. We are the sons of God. Kaya nga, the most privileged people in this world are the people of God because we have a privilege to ask God in prayer. Ibig sabihin, kapatid, only the child of God have privilege to call Him our Father which thou art in heaven. Amen. Tayo lang po ang may karapatan. Kaya nga, sabi niya, He addressed if my people call by my name. Amen. Call by my name. No? Ibig sabihin, kilala natin ang ating Diyos Ama sa langit. Amen. Call by my name. No? Kasi tayo ay may privilege bilang anak ng Diyos. Ano? Kaya kung hindi ka anak ng Diyos, Ama, wala kang privilege na makatawag sa Ama. Isubukan mo sa dito, Ama, sa lupa. Hindi Mama, tapos tawagin mo, Papa, Papa, pahingi nga ng ano, baon. Bay, hindi ka bibigyan. Anong sabi niya? I never knew you. Hindi ko kaya kilala. Amen? No? Kaya yun, mga, kaya nga hindi alam, hindi lahat anak ng Diyos. No? Makita na niya sa Matthew 7 verse 21. Not everyone saith, Lord, Lord, can enter into the kingdom of God. Hindi tayo pwedeng makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo pwedeng kausapin ang hari doon sa kanyang kaharian. No? Kundi ang may privilege lang na makapasok doon ay ang kanyang mga anak. At tayo lang po ang may privilege to call our Father. Amen? To call our Father. Ano sabi ng Romans 8:14? We are sons of God. Nakita natin dyan. Romans 8:14. Basahin natin ang Romans 8:14. Ang sabi dyan sa 8:14, for as many as led by the Spirit of God, they are sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Amen? Bilang anak ng Diyos, tayo ay may karapatan na tumawag sa Ama, may karapatan tayong humingi
sa ating ama. Maging ama sa lupa, may karapatan kang humingi. Amen. In Galatians chapter 4 verse 6, sinabi rin ni Paul sa Church of Galatia, ang pagiging anak ng Diyos, we are the children of God by adoption. 4:6 yan. And because we are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Into your hearts. Crying, Abba, Father. Crying means prayer. No? Yung crying ay ginagamit yan sa mga baby. Pag ang baby may kailangan, anong gagawin ng baby? The baby cry. Ay iyak yan. Ibig sabihin, alam na ng nanay, alam na ng tatay, na may kailangan si baby. Bakit umiiyak? Ganun tayo, kapatid. Pag tayo umiyak sa panalangin, alam na may kailangan ka. Amen. Yan po, kasi tayo anak ng Diyos. Anong sabi dyan, no? We are the sons. No, we are the sons of God. No. We are not servant. Hindi na po tayo alipin. Makita natin sa Romans 8:14, ano? Balik tayo kung kanina. Sa 15. For you have not received the spirit of bondage for fear, to fear. Bandage. Anong bandage? Alipin. No. Nung hindi tayo anak ng Diyos, tayo ay alipin. No. So, ibig sabihin ko, ikaw alipin, hindi ikaw ay tunay na anak. No. At ang alipin ay walang karapatan humingi. No. Ang alipin siguro ay pwedeng magbali-bali lang. Pero hindi pwedeng humingi. Di katulad ng anak, humihingi yan. Oo. Humihingi, hindi na nagbabayad. Amen. Kasi tatay niya eh. Amen. Yan po ang privilege ng anak ng Diyos. Amen. Kaya kung hindi mo sa tatay, ba hindi ka pwedeng humingi? Kaya nga, kailangan ma-born again ka. Maging anak ng Diyos ka. Kaya nga sabi ng John chapter 3, verse 3 and 5, verse 5, ye must be born again. Para ano? Maging anak ka. Ipanganak ka muli para ikaw maging born again. Maging anak ka ng Diyos. Kasi dati, hindi tayo anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. May anak ng Diablo. Amen? Kasi akala natin nung araw, lahat ng tao, anak ng Diyos. Pag may namatay, ay nasa langit na. Nasa langit na yung taong yan. Hindi lahat pumunta sa langit. Mayroon talagang pumunta sa impyerno. Ang mga pumunta sa impyerno, yung mga hindi anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, yun po ang papunta lang sa kariyan. Oo. Kaya ang anak ng Diyos, may privilege na humingi doon sa ating Ama. Amen. Privilege mo yan. No? Anong sabi ng Matthew 7:9? Matthew 7:9. Anong klaseng tatay? Sabi niya, humihingi ang anak ng tinapay. Matthew 7:9. Basahin natin sa English, no? Anong klaseng tatay yan? Humihingi ang anak ng tinapay at bibigyan kaya niya ng bato. Sabi niya, or what is man is there of you whom his son asks bread, will he give him a stone? Oo. Gutom na yung anak mo, humingi ng tinapay, aba, bibigyan mo yan ng bato. Oo. Bibigyan mo ng bato. Oo, ito bato. Isaksak mo sa baga mo yan. Mga ganyan. Galit pa. Amen. Wala. Hindi. Bibigyan ka. Kung ano ang iningi mo, bibigay niya. Kaya nga, mahalaga yung specific in prayer. Sabihin mo, kahit anong size, anong kulay, sabihin mo. Oo.
Kung gusto mo kulay blue, lagyan mo blue, kulay blue. Kasi kung sabihin mo walang kulay, lalaki ka, bibigyan ka ng pink, ba, hindi ka masaya. Oo. Hindi pwedeng kahit ano. Be specific in prayer. Ingin ng tinapay, di tinapay ang ibigay. Oo. Sabi niya, ano pa dyan? Hindi ganun, ano? Hingi ka ng isda, bibigyan ka ba ng ahas? Aba, mahirap yan, amen. Oo. Hindi mo makain ng ahas. Ikaw ang kakainin ng ahas. Amen. Yan po, ano? Ganon. Nalintulad ng Diyos ang ating Ama sa langit. Yan nga sabi niya, kung kayo mga masama, oo, masama, siguro ang dito ko ito, yung mga unsaved na mga tatay. No? If ye then being evil, yung tatay, ano, evil, masama, oo, masama ang ugali, pero nagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang anak. Sabi niya, how much more shall your Father which is in heaven, aba, gaano pa kaya ang Ama mo sa langit? Oo. Kung ang kanyang anak humihingi, hindi niya bibigyan, aba, kapatid, yung Ama sa lupa, hindi niya matiis ang kanyang anak, lalo na ang ating Ama sa langit. Pag humingi ka sa kanya, pribileyo mo yan, kapatid. Hingi ka, amen. No? Bakit ayaw mong humingi? Tamad mong humingi, amen. Anong sabi ng Matthew 7 verse 7? Ask and ye shall receive. Humingi ka at aking bibigyan. Bibigyan ka. Amen. Yan ang nais ng Diyos. Humihingi tayo. Pribileyo ng anak ng Diyos. Kaya huwag kang magsawa sa kakahingi. Kasi ang Diyos hindi nagsasawa magbibigay, because our God is a blesser, God is a giver. Everything He designed, He create is to give. Ganon ang Diyos natin, mapagbigay. Ay bakit ka hindi humingi? Amen. Kaya doon ka umaasa. Asahan mo ang Diyos natin. Oo. Kaya humingi tayo sa Panginoon, sa Ama. Oo, yan ang sikreto ng Diyos. Humingi ka at Kanyang bibigyan. Ask and it shall be given. Seek, hanapin mo ang Diyos. And ye shall find, and knock, and it shall be opened unto you. Knock. Amen. Pagtatay mo, hindi ka nahiya magkatok kahit anong oras. Oo. Pag hindi mo yan tatay, ibang tao yan, hindi mo kilala, aba, alanganin ka magkatok sa bahay, sigurado hindi ka bubuksan. Oo. Pero kung ang tatay mo, kakatok ka sa pintuan, bubuksan ka kahit anong oras. Ganon, nalintulad ng Diyos ang ating Ama sa langit. No. He is always open for you every time you knock on Him. Kaya keep on knocking. Oo. Mag-isip ka na kung ano ang hingiin mo. Amen. Ilista mo na sa notebook. At banggitin mo, ito Panginoon, kailangan ko ikaw Panginoon. Oo. At lagyan mo ng date. At may cancer prayer na lagyan mo. Amen. Kamangha-mangha ang Diyos pag tayo nananalangin. Napansin ninyo nung nalangin tayo, pinagpipray natin ang bubong, nagkaroon ng bubong. No, next na naman, nagpray tayo. Sa kabila na naman, bigyan ng roping. Next Friday, may roping na. Oo. Nadagdagan pa natin ng prayer. No, para magkaroon na ng bakal at semento. No, dagdagan pa natin ng prayer. Keep on knocking and knocking to the Lord. No.
Kasi minsan, ang nakakalungkot, nag-expect tayo ng blessing. Ay hindi ka naman humihingi. Yan kasi ang prinsipyo ng Diyos sa Matthew 7 verse 7. Ask and ye shall receive. Gusto natin, receive lang. Tamad tayong manalangin. Ayaw natin mag-sacrifice. Papunta sa simbahan. Kapatid, sa panahon ni Solomon, they sacrifice to the temple doon sa gabi ng panalangin. Oo. Mayroon akong simbahan na nakausap. Kinausap ko yung pastor. Pastor, bakit wala kayong prayer meeting? Eh, wala kayong weekly prayer meeting? Ang midweek prayer. Eh, pastor, kasi madilim kasi ang daan. Nakakatakot. Kaya hindi ko pinapayagan ng miyembro na pumunta sa gabi sa simbahan. Eh, makita niya, prayer is sacrifice. Pag nakita ng Diyos sakripisyo mo at mihingi ka sa Kanya, oo, bibigyan ka ng Diyos, katulad ni Solomon. Mihingi si Solomon. And sabi niya kay Solomon, no. When Solomon prayed, anong sabi ng Panginoon? I have heard thy prayer. Nakapakinggan ko ang prayer mo, Solomon. No, kaya nga maraming Kristiyano, hindi nila ini-enjoy ang privilehiyo ng panalangin. Hindi nin natin na-enjoy ang privilehiyo, kapatid. Ang privilehiyo ng paghingi sa Diyos. Kaya keep on asking and asking to the Lord. Kaya huwag kang magsawa kahit matagal na. Meron tayong ano dyan, no? Pray until something happen. Pray ka lang ng pray. Huwag kang magmadali. God's timing is always right timing. Perfect time yan. Hindi sa ayon sa ating panahon. Hintayin mo ang panahon ng Diyos. Sige, kung wala pa, sige, keep on praying, kapatid. And yan po ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya prayer is asking privilege. Oh, number two, mga limang bagay lang to. Pero maiksi lang ang mga puntos. Prayer, sabi rito sa Matthew sa 2 Chronicles 7, if my people shall humble himself. Tingnan ninyo yung word na humble themselves. Oo. Prayer makes you humble. Amen. Yan po ang prayer. No. Called by my name. So we pray in the name. Sinong name? The name of Jesus. The powerful name. Yan po ang ending ng prayer natin, no? In Jesus' name we pray. Amen. No. Minsan nakalimot ako sa prayer na ganyan ng dulo. Bumabalik ako. Sabi ko, hindi ko nabanggit ang in Jesus' name. Siyempre, kung hindi in Jesus' name, akin pangalan yun. Palyado. Palyado kung aking pangalan. Hindi pasado. Pero kung in Jesus' name, pasado. Kasi ang Panginoong Jesucristo, yan po ang mediator natin sa Diyos. Siya yung intercessor natin. No? Pag banggitin mo ang in Jesus' name, siya ang magsabi sa Ama, pagbigyan mo na yan, Ama. Oo. Kahit hindi nagsisimba yan, sige, bibigyan mo na lang. Kasi panaytawag eh. Oo. Nga ganyan ba? Oo. Yan po, prayer makes you humble. Makes you humble. Kaya nga, the best theology is neology. Neology. Oo. Hindi pagalingan sa kaalaman kung ano man ang teleology ang napag-aralan natin. Hindi tayo nagpapagalingan dyan. Ang magaling dapat, neology. Oo. Anong neology? Kneeling down in prayer. Yan dapat ang ma-master mo.
mamaster ka sa pagluhod, sa panalangin, kapatid. Bakit ano ang pagluhod? Ang pagluhod ay tanda ng pagpakumbaba. Pag nakita ng Diyos, lumuluhod ka, nakita niya na, nagsusurrender ka na. Lumuluhod ka, ibig sabihin, nagpakumbaba ka. Oo. Kaya nga mayroon tayong invitation, no? Invitation pagkatapos ng service, mayroong paanyaya. Oo. Na lumapit ka sa Panginoon, lumuhod ka sa Panginoon. No? Kasi yan ang gusto ng Diyos makita. Lumuluhod ka. Sabi niya, if my people shall humble themselves, paano ka maging humble? Lumuhod ka sa Panginoon. That's the sign of humility ng isang Kristiyano na lumuluhod. No? Di ba ganun, pag may nahuli ng mga ang pulis, pinapaluhod nila. Ibig sabihin, susuko ka, wala ka nang magagawa. Oo. Yan ang prinsipyo ng pagpakumbaba. Oo. Kaya nga maraming Kristiyano, hirap na hirap lumuhod. Oo. Na hindi natin alam, yan ang sikreto ng kasagutan ng prayer. Oo. No, pag may invitation, maganda, pumunta ka sa altar at lumuhod. Marami kong naobserba na simbahan, pambihira, nag-aagawa ng mga tao sa altar, lumuluhod. Nag-aagawan sila. Oo. Kasi yan ang gusto ng Diyos makita. Nagpapakita ng kababaang loob. Oo. Nagpapakita na hindi mo kaya, wala kang kakayahan. Ama, wala akong kakayahan. Tatay sa langit, hindi ko kaya. Pero kaya mo ito. Kaya nga sa pamamagitan ng pagluhod, it makes you humble. No. Kaya nga sabi ni Solomon, sa panahon ni Solomon. No. Kasi sa panahon ni Solomon, ang mga tao ay mapagmataas. Kasi narahan ng Diyos ang langit. Mapagmataas kayo, mga mayabang kayo, ha. Subukan kong sarahan ko ang langit. Tingnan ta kung makatanim kayo. Oo. Yan po, no? Kaya nung sa panahon ni Solomon, mapagmataas. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Solomon, if my people shall humble themselves, and pray. Yan. No? Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan siyang isara ang langit. Makapangyarihan siyang padalhan ka ng anong pinadala ng Panginoon dito? Ng mga locust. No? Ang locust pag nag-atake, ubos ang pananim mo. Oo. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki. Ano mang meron sa atin, pwedeng magpadala ang Diyos ng locust, ubos. Ubos ang savings mo. Oo, ubos ang laman ng pitaka mo. Pag nagpadala ang Diyos ng locust. And pestilence, and send pestilence. Oo. Pestilence. Oo. Bigla ka na lang nagpa-check up. Ay, alam mo naman, isang guhit lang ng doktor, malaking pera na. Oo. Yan po, nagpapakita ng kababaang loob. Humble themselves, kapit. Makes you humble. Yan ang nais ng Panginoon. No. Kaya, nagpapakita na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Yun ang sabi ng John 15 verse 5. No. For without me, ye can do nothing. Ano ang ano dyan? Walang magagawa ang sanga kung hindi nakadikit, nakatouch sa puno.
kailangan nakatouch ka, nakakunik ka sa puno. Sino ang vine? Ang Panginoong Hesukristo. Kailangan doon ka nakadikit, nakadipindi. Oo, nakadipindi ka sa Kanya. Yan po ang humility. Nagpapakita ka, Panginoon, hindi ko kaya ito. Kaya hindi pwede na ako maghiwalay sa iyo. Wala akong magagawa kung wala kayo, Panginoon. Walang mangyari pag wala kayo, Panginoon. Oo. Walang magagawa. Mahihirapan ka lang, kapatid, pag hindi mo kasama ang Diyos. Oo. Mahirapan ka. Kung magmalaki tayo, magtiwala tayo sa ating sarili, mahirapan tayo. Oo. Tingnan niyo si Peter sa Matthew chapter 14 verse 28. Matthew 14, 28. Oo. Ito si Peter. Oo. Medyo believe sa sarili to si ano. Meron siyang self-confidence. Hindi naman masama yung may self-confidence ka. No. Pero ito si Peter, believe sa kanyang sarili. Ano sabi niya verse 28? Sabi niya sa Panginoon, Peter answered and said, Lord, if thou bid me come unto thee on the water. Panginoon, pwede ba akong maglakad dyan sa tubig, papunta dyan sa iyo? Ano sabi ng verse 29? Ano sabi ng verse 29? And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go with Jesus. Amen? Ang lakas ng loob ni Peter, ano? Oo. Kasi ang dagat ay para lang sa isda yan. Amen? Eh, subukan niya gayahin ng Panginoon. Maglakad din. Bumakita natin, no? He walked on the water to go to Jesus. Amen? Pero makita natin, kapatid, no? Anong nangyari? Verse 20, when they saw the wind boisterous, he was afraid. Aba, kapatid, nung nakita niya ang malakas na hangin, alon, malaki. Ayon, ang sabi ng Biblia, he began to sink. The beginning to sink. Lumubog si Pedro. And ang sabi niya, and he cried, tumawag siya sa Panginoon, Lord, save me. Ang mga nung una, nakadlakad niya, mayabang siya eh. Ayon, lumubog, tumawag sa Diyos. Panginoon, hindi ko pala kaya. Akala ko kaya kong lumakad mag-isa eh. Hindi pala kaya, Panginoon. Tulungan mo ko, Panginoon. And the Lord stretched his hand at niligtas si Pedro. Amen. No, nakita natin, kapatid. Kaya, ibig sabihin, hindi natin kaya kung ikaw lang, kagaya ni Peter, lumubog. Lulubog ka, kapatid, pag hindi mo kasama ang Diyos. Sa trabaho, pag hindi mo kasama ang Diyos, isang araw, lulubog ka. Sa business, pag hindi mo kasama ang Diyos, lulubog. Sa pamilya, hindi huwag mo isama ang Diyos. Delikado, kapatid. No? Kaya lagi mong isama ang Diyos. Oo. Huwag kang magtiwala sa sarili. Oo. Huwag tayong magyabang. Kailangan natin ang Diyos sa lahat ng oras. Walang oras na hindi natin kailangan ang Diyos. Kaya nga tayo nananalangin. Bakit? Marami tayong pangailangan. Ang Diyos, kahit wala siyang kailangan, hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero tayo, maraming kailangan sa Diyos. Kaya kailangan natin magpakumbaba, mag-prayer kasama ng panalangin. Kaya malaga ang prayer na mayroong pakumbaba. Anong sabi ng 1 Peter 5:5? Be clothed with humility. Oh. Takpan natin ang ating sarili. Oh.
cloth. Isuot natin ang humility. Oo, takpan yan. Kasi pag hindi natin takpan ang humility, ang lalabas, pride. Oo. Anong sabi ng Panginoon? For God resisted the proud. Galit ang Diyos sa mga mapagmataas, nagyayabang, nagmamalaki, and give it grace to the humble. Yan po ang nais ng Panginoon. Sino po ang pinagpala ng Diyos? Yung mga Kristiyano na marunong magpakumbaba. Kristiyano na marunong lumuhod, manalangin sa Panginoon. No. Yan ang pinagpala ng Diyos. Kaya pag pinagpala ka, huwag ka magmataas. No. Kaya ka pinagpala, hindi sa ating galing, kundi ang Diyos ang magaling. Kaya ka pinagpala ng Diyos. Oo. Kaya, the more God bless you, the more you humble. Oo. Kaya the more na ikaw pinagpala ng Diyos, yan, magpakumbaba ka. I-recognize mo na lahat ito, everything you possess, galing yan sa Diyos. Oo. Hindi mo pwedeng malaki kasi magaling ako, madiskarte ako. Ang Diyos ang nagbigay ng wisdom sa iyo. Oo. Ano sabi ng John 1:3? All things were made by Him. All things. Ano mang mayroon ka, gawa ng Diyos yan. And without Him, was not anything made that was made. Kaya all success in life, lahat yan, gawa ng Diyos. Kaya keep on praying. Oo. Because prayer makes you humble. Alam mo ba, pag ikaw ay mayroong sagana na, minsan, mahirap na manalangin sa Diyos. Oo. Kaya kung saan minsan inaalaw ng Diyos na wala ka, para yan gusto ng Diyos na tawag ka at magpag-awa ka sa Diyos at makikiluhod ka sa Panginoon, makiusap ka sa Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos makita sa atin. Yung humility, mayroong pakumbaba sa atin, higit sa lahat sa panalangin. Yan po ang pangalawa. Prayer makes you humble. And number three, prayer, anong ang minipis ng prayer? Prayer nurture your vital relationship with God. If my people shall humble himself, pray, and seek my face. Hindi ka dapat nagsasawa na kasama mo ang Diyos. Nakipagniig ka sa Diyos, nakipag-usap ka sa Diyos, kausap mo ang Diyos, hindi ka nagsasawa. Yung nagmamahalan, hindi nagsasawa sa kanilang mukha. Oo. Hindi sila nagsasawa. Oo. Sa pag-uusap. Hindi matatapos-tapos na pag-uusap. Ang prayer yan po. Oo. Tuturuan ka ng Diyos. Oo. It will develop, nurture means, it will develop your good relationship to God. Amen. Makita natin ang prayer ay lalo mong makilala ang Diyos. Di ba pag kayo ay laging nag-uusap, mas lalo mo siyang makilala pag kayo nag-uusap. Pag hindi nag-uusap, may problema yan. Pag hindi nag-uusap, punta ka sa mga bahay na hindi nag-uusap, may problema yan. Amen. Hindi nag-uusap eh. No. Because prayer is building relationship with God. Prayer, it makes you closer and closer to God. No, nagde-develop ang iyong relationship sa Panginoon. No. Yan po. Makes you closer to Him. Kung mayroon ka man ka-close sa simbahan, Diyos na. Amen. Diyos na. Sabihin mo na ang sekreto mo. Hindi ka ichichismis. Tutulungan ka pa. Oo.
Kayong kapatid, ang sabi ng James 4:8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Aba kapatid, ano? Sabi ni James, draw nigh to God. Lalapit ka rin sa Diyos. Huwag kang lumayo sa Diyos. Bakit? Lugi ka. Pag ikaw lumayo sa Diyos, lugi ka kapatid. Kailangan, sabi ni James, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Pag malapit ka sa Diyos, malapit din ang Diyos sa iyo. Oh, magandang usapan. You have intimate relationship. You have close relationship to God. Yan ang benepisyo. No. Pag close mo ang isang tao, madali ka makalapit. Pag close mo, madali ka makahingi ng pabor. Hindi ka nahihiya. Close mo siya eh. Amen. Pwede mong sabihin sa kanya ang kailangan mo, hindi ka nahiya. Bakit? Very close kayo. Kaya ang prayer, yan ang magpalapit sa atin, magpalapit na palapit sa atin. Closer to God. At madali kang makahingi ng pabor sa Diyos. Oo. Pag malapit ka sa kanya. At sa verse 7, the devil flee from you. Iyan ang benepisyo ng paglapit natin sa Diyos. Ang diablo lalayo sa atin. Lalayo ang temptation. Lalayo tayo sa kasalanan. Yan po. Nurture our vital relationship with God. Number four tayo. Prayer release all your worries and heavy load. Aba, ang prayer ay kakalagan ka. Aalis ang mga worries. Pag nanalangin ka, mawala ang lahat ng iyong mga alalahanin at pag-iisip ng malalim, makakahinga ka. Ayan. Pag may panalangin, kapatid. Nang sabi ng Philippians 4:6, pamilya na sa inyo, be careful for nothing. Ang worry ay walang magagawa. No. Prayer lang ang may magagawa, but in everything by prayer. Prayer, release all your worries. Tatanggal ang lahat ng iyong mga alalahanin. No. At magkaroon ka ng kapayapaan. Diba? Be careful for nothing but in everything by prayer and thanksgiving. Let your request be made known unto God. Anong verse 7? Ano ang promise niya sa prayer? And the peace of God pass it all understanding. Ipasa mo na yan sa Panginoon lahat. Idulog mo na sa Panginoon lahat yan. Ano ang mangyari resulta? Magkaroon ka ng kapayapaan. Oo. Hindi mo na kailangan uminom ng mga sleeping pills para makatulog ka. Prayer lang magkaroon ka na ng kapayapaan. Kaya yun, keep on praying, kapatid. Manalangin ka lang sa Panginoon. So, release all worries and heavy load. Kaya, keep on praying. Ano sabi ng Matthew 11:28? Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Oo. Pag ang mga mabibigat naging magaan, kahit anong mabigat na problema, makakatulog ka, mapayapa ka, kapatid, dahil alam mo, may Diyos ka na tutulong sa iyo. Katuwang mo, karamay mo, kaagapay mo, sa lahat at mabibigat mong problema. Kaya nga, prayer, release all your worries and heavy load. Kaya loaded ka ngayon ng problema, i-release mo na ngayon yan. Huwag kang uwi, dala mo pa rin, ibigay mo na yan sa Panginoon. No, lumapit ka sa altar, Lord, iiwan ko na sa iyo ang mabibigat na problema ng ito. Sa iyo ko na ito, iiwan, pagkatiwala. Ikaw na ang bahala nito. At uuwi ka, magaan ang iyong kalooban
at dala-dala mo ang kapayapaan. Kaya release all your worries and heavy load. Yan ang number 5 last. Ang prayer, strengthen your faith to meet life challenges and struggles. Medyo mahaba yung ating puntos ngayon. Ano? Strengthen your faith. Palakasin ka sa iyong panampalataya to meet life challenges and struggles para mapagtugumpayan mo ang mga hamon at kahirapan sa buhay. O, matagumpayan mo kahit anong challenges sa buhay natin, lalampasan mo yan at sabihin mo, it came to pass. Diba sa Biblia lagi, marinig natin, it came to pass. Pag malakas ka, lilipas din yan. Hindi lahat may bagyo ang panahon. Sisikat din ang araw. That behind the dark clouds, the sun is still shining. Mga ganyan ba, kapatid? Oo, strengthen ka. Ang sabi ng Proverbs 24:10. Proverbs 24:10, na malas na to. If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ibig sabihin, mahina ka. Wala kang lakas. Oo. Paano tayo magpalakas? Saan tayo huhugot ng lakas? Ito na po ang panahon. The church is our powerhouse. Dito tayo humuhugot ng lakas para may lakas tayo harapin ang mga hamon at kahirapan sa buhay. Ito po ang kapahingahan natin, ang prayer. Oo. Kaya kailangan bigyan mo ng priority schedule ang prayer para makahinga ka. Yan ang oxygen ng Kristiyano, prayer. Kasi kung wala kang prayer, hihingalin ka. Puro kahabol ng habol, hindi mo mahabol-habol. Oo. Kaya kung mayroon kang prayer, it makes you stronger. In time of adversity. Oo. Pag may adversity, ang isip mo, training lang ng Diyos sa akin to. Pagsubok lang to ng Diyos sa akin. Oo. Kaya don't complain. It helps you to grow. Susubukan ka lang ng Diyos pag may problema. Susubukan ka lang ng Diyos kung gaano kakatibay. So God allow challenges, sufferings, problems para ikaw maging matatag, matibay, hindi basta bibigay. Oo. Kaya makita mo yung karakter ng Kristiyano kung may pagsubok. Pag immature, malaman mo, puro reklamo yan. Oo. Pero pag matured, hindi mo halata na may mabigat na problema. Because prayer strengthen your faith to meet life challenges and struggle. Oo. Yan po. Para matagumpayan natin ang mga hamon sa buhay. Matatag pa rin tayo, mga kapatid. Nandito ka pa rin, naglilingkod sa Diyos. So, kung sagana ka sa prayer, kahit anong mangyari, kapatid. Kaya nga anong sabi ni Paul sa Philippians 4:12, last verse natin, I learn to be abased. I learn to be abound. So, I learn to be hunger. Yan po. I know both how to be abased. Naranasan ko maging masagana. Naranasan ko na ako'y wala. Yan. Philippians 4:12. In all things, I instructed both to be full. Aba, naranasan ko rin na mabusog. Sagana sa pagkain. Naranasan ko rin magutom. Oo. Pero sabi ni Paul, naranasan ko lahat yan. Kinaya ko ang lahat. Meron
mapasagana, may kahirapan. Ang sabi niya sa verse 13, yung sinabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ano man ang kalagayan natin, sagana man, kahirapan man, o kasalatan man, nawalan man, may karamdaman man, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And prayer strengthen your faith para matagumpayan mo ang lahat ng hamon at kahirapan sa buhay. Yan po ang benepisyo ng prayer. Ano man ang struggle mo ngayon, mga worries, don't stop praying. Marami pong benepisyo ang prayer sa ating mga Kristiyano. Kaya huwag kang yung magsawa. Keep on going to church every prayer meeting para makuha natin ang mga benepisyo ng Diyos sa atin, kapatid. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat.